para sa lahat po ng may high blood, kung kayo may high blood, kamag-anak nyo may high blood, nag-aalaga kayo ng may high blood, makinig po. Kasi ang blood pressure sa may edad, medyo iba ang numero at iba ang pag-alaga sa may edad. Tingnan po natin ha, high blood pressure, ganun ba kadelikado sa may edad? O kailangan mo medyo mataas-taas? Ito po, tandaan nyo itong number na to, 150 over 90. Kung titignan nyo, mataas ito, di ba? Mataas. Kasi ang gusto nating cut-off ay 140 over 90 lang, pinakamataas, di ba? Yun na lagi tinuturo ko sa'yo. So, bakit 150-90 to? Pag ang may edad, nakikita natin, mas madalas, mas mataas ang blood pressure nila. Yan. Tapos, alam naman natin kung mataas ang blood pressure, pakita mo, Doc Lisa, na pwede siyang magdulot ng sakit sa puso, pwedeng lumaki ang puso, at pwede rin magkaroon ng barab. Tapos, kung meron tayong high blood pressure, ito yung binabantayan natin, ayaw natin ma-stroke, ayaw natin ma-heart failure, ayaw natin lumaboy yung mata, heart attack, ito ayaw natin masira ang kidneys, pati yung sa mag-asawa, sexual dysfunction. Ito po ang guideline sa karamihan ng tao. Diba? Ito yung lagi ko tinuturo, diba? 120 over 80, yan, yellow, pinakamaganda. Red, orange, mataas ha, 160 over 100, mataas. Paano kung katulad nito nasa gitna? Sa ordinaryong tao, okay. Sa ordinaryong tao, mataas po ito. Mataas siya. Pero tingnan natin. Blood pressure chart by age. Nakikita natin, tingnan nyo edad ha. Palagay natin edad nyo 20 to 24 years old. Ang normal nyo, ayan, no, 120 over 79. No, parang 120-80. Pinakamataas, 132-83. Pero lalong tumatanda, katulad nito, pag 60 years old to 64 years old, ang normal na nila, 134 over 87, tumataas. Tsaka yung maximum nila, lumalampas na, 147 to 91. So, nakikita natin, kahit doon sa pag-aaral, pag may edad, ayon dito sa guidelines, pwedeng mas mataas konti. Pwedeng mas mataas konti. Hindi to 100%, pero syempre kailangan titignan mo yung kondisyon ng pasyente, malakas ba, mahina ba, ano ba ibang sakit. Kadalasan, pwede siya mas mataas, lalo na kung 70 years old, 80 years old, 90 years old. Mapapansin nyo, ba't laging nagluloko yung BP niya, taas-taas na. So, merong mga reason bakit tumataas, lalo na sa may edad. Isa ang tinatawag na white coat hypertension. Around 15 to 30% ng tao, pag nakakita ng doktor na nakaputi, hindi tayo nakaputi ngayon. Pag nakaputi yung doktor, kinukunan BP mo, kinakabahan yung pasyente, kaya tumataas. Kasi nga nakaputi eh. Pero pag pinarelax mo siya, bababa. Ibig sabihin, kunin ng dalawang beses yung blood pressure, yung nakarelax. Isa pa rin, ayaw natin yung mataas yung BP ng pasyente, nakaupo, lalo na sa may edad, nakaupo siya mataas. Pero pag tumayo siya, babagsak yung blood pressure. Ayan, no? Pag tumayo, nahilo, parang hihimatayin. Ito, nakaupo, kompleto yung dugo. Oh. Yan, yan ang dugo niya. Maayos, may dugo sa ulo. Pag biglang tumayo, minsan nagkukulang ng dugo sa utak. Eh. So, ang ibig sabihin, mas gusto mo, medyo mataas ang blood pressure niya konti. Kasi kung mababa na yung blood pressure niya, tumayo pa, baka mag-collapse siya. Maka mag-collapse yun, mag-collapse, mag-chest pain, hihingalin. Diba? Kung ganito ang sitwasyon, pag tumayo, nahihilo kayo, lalo na sa may edad, ito nga, pinapainom natin maraming tubig, galaw-galaw ng paa, masustansyang pagkain. Dahil dito sa mga sinabi ko, sa may edad, ang recommendation po, pwede na, sa karamihan, pwede na umabot ng 150 over 90. Like sa nanay ko, 90 years old na. Pag ang BP niya, minsan 160 over 90. Papapahingahin ko konti, mamaya 150 over 90.
So, pagbibigyan ng gamot, bababa pa konti. Ibig sabihin, kung banda rito konti, baka pwede na to sa may edad, 70, 80 years old. Kung may diabetes, may kidney disease, dati gusto natin mas mababa pa, 130, 80. Pero sa may edad, more than 60 years old, yung ganitong BP na medyo mataas, wag agad-agad ibababa. Baka mas maganda pakiramdam nila dito. Kaya maganda tinatanong din. Kung misa sabi nila, pag ang BP ko 120 over 80, ito, senior citizen, 120 over 80, nangihina ako, naglalata ako, wala akong lakas, posibleng tama siya. Kasi pag tumatanda tayo, sumisikip yung mga ugat natin. Kung masikip na yung ugat, tapos 120 over 80 lang BP mo, magkukulang ng daloy papunta sa utak eh. Kaya kung medyo mataas yung blood pressure, kahit barado yung mga ugat, mapipilitan umakyat at sumirit konti yung dugo sa ulo para hindi siya mahilo. Okay? So, merong ganyan. Kung may edad, medyo mataas, tingnan-tingnan nyo, baka okay lang yan. Ngayon naman, paano kung mataas talaga blood pressure? Siyempre, may edad, marami may high blood, 160, 180. Meron tayong mga binibigay na gamot. Ito yung mga regular na maintenance natin. Doc Lisa, pakita mo, may mga ARBs, mga Losartan, Valsartan, may mga Pril, Captopril, meron mga calcium antagonist, ito mga amlodipine, felodipine, meron pampaihi konti, hydrochlorothiazide, pero kadalasan amlodipine binibigay dito. So ito yung mga binibigay natin sa may edad, kahit sa bata, pwede rin. At para bumaba yung blood pressure, bawas sa maalat, bawas sa alak, konting exercise, tigil sigarilyo. Ito yung mga bawas din sa stress. Ito yung mga basic na tinuturo natin sa inyo. So, ibig ko sabihin, kung talaga may edad, tingnan nyo, baka okay sa kanila yung ganitong blood pressure. Pero hindi ko ibig sabihin na i-maintain natin sa 150 over 90. Kung kaya nila 130 over 80, mas stable. 140 over 90, mas okay din yun. Depende nga sa pasyente. Sa mga taong, sa mga kabataan, mga edad 20 years old, pag ganito ang BP mo, hilo ka na. May tao, hilo na. Pero sa may edad, parang mas kaya nila yung mas mataas konti. Okay? So, ganun lang po. Konting adjust lang sa may edad. Meron tayong konting allowance, lalo na nga sa nanay ko, kahit medyo mataas, kinokonti-konti ko lang kasi pag sumabra-baba, nahihilo din. So, yan po ah. Ayaw nating sobra taas ang blood pressure. Ayaw din natin sobrang baba, doon lang tayo sa tamang-tama.